Mapanghas at agresibo, ganito inilarawan ng mga kawani ng BFAR na naghatid ng ayuda sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia noong Sabado. It's the first time that we were able to document that they're like that they used water cannon for 8 times, no? Compared before. Tatlo sa 8 beses na pambobomba ng Chinese Coast Guard ang direktang pinatama sa mga barko ng BFAR, ang BRP Dato Bancao, kung saan nasira ang navigational equipment nito, ang BRP Dato Tamblot at BRP Dato Sanday. Ginitkit din ng Chinese Maritime Militia ang BRP Dato Bancao. Nasira ang railings ng barko kaya naglagay na ng running fenders ang mga kawani ng BFAR. Nasundan pa ito at tinamaan ang starboard o kanang bahagi ng Dato Bancao, kaya nayupi ang hulihang bahagi ng hull nito. So delikado po yung bangbanggang yon, kasi maaari pong mabutas yung barko natin na pwede pong ikalubog. Umabot din sa 15 ang isinagawang mapanganib na maniobra ng Chinese Maritime Militia. 4 sa mga ito, target ang BRP Dato Sanday. Gumamit din ang Chinese Maritime Militia ng long-range acoustic device at gumamit pa ng rigid hull inflatable boats para itaboy ang mga mangingisda. Sa bukana ng Bajo de Masinloc, may nakalatag na namang floating barriers matapos itong putulin ng PCG nitong Setyembre. As of this time, yes, the barrier still is in Bajo de Masinloc. Magpatay sila ng ilaw. Nabahala din ang BFAR dahil pagkagat ng dilim, nagpatay ng ilaw ang Chinese Coast Guard, sabay pabot ng babala na bagsak ang kanilang system. Hinala ng BFAR, posibleng sinadya ang pagpatay ng ilaw. Hindi po natin sila nakikita, at the same time madilim po. So isang pagkakamaling maneobra lang, magkakabanggaan po tayo. Hating gabi na ng lubayan ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng BFAR, kaya itinuloy ang pamimigay ng ayuda. Pero ginawa ito 20 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc para hindi na humarang pa ang mga barko ng China na nagbabantay pa rin sa bukana ng bahura. Hindi nakita ng mangingisdang si Jomari ang naging girian. Pero hindi na umano siya nagtataka dahil biktima din sila nito. Yung mga yan, marami pinapahirapan mananagat. Ikuinento naman ng kapwa mangingisdang si Emir kung paanong pinagtabuyan sila ng Chinese Coast Guard noong nakaraang araw. Pagkami ng isda kami doon, hinabol kami, palabas, dahil ayaw na yata nila papagisdaan yung bukana doon. Nasa 70 ang nabigyan ng BFAR ng Noche Buena package, habang nasa 40 naman ang nabigyan ng krudo. Ngayong taon, ito na ang huling misyon ng BFAR para sa mga mangingisda ng Bajo de Masinloc. Amihan na, kaya delikado na ang pagbiyahe papunta dito. Pero umaasa ang mga mangingisda na sa susunod na taon ay bibisitahin pa rin sila ng BFAR. Lalo't ito ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa na milya-milya man ang distansya nila ay hindi pa rin sila nakakalimutan ng pamahalaan. Umaasa sila na darating ang panahon ay malaya silang makakapangisda dito sa Scarborough Shoal. Jose Carretero, ABS-CBN News, West Philippine Sea. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,